Magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer John Ligia. Welcome back to my channel. So sa video na ito ay mag-solve tayo ng isang random past board exam question under the subject Fluid Machinery. Tinitake tong subject na ito ng ating mga mechanical engineering reviewees. Okay? So, under the topic Air Compressor. So, a two-stage air compressor has a suction air at 100 kilopascals and 22 degrees Celsius. Its discharge air is at 750 kilopascals. Find the value of N if the intercooler intake is 105 degrees Celsius. So, makikita nyo dito sa ating diagram na nasa baba, meron tayong two-stage compression system. So, bago pumasok sa pinaka-system, yung ating air or yung paggagamitan natin, is dadaan muna siya sa dalawang piston. Yung piston na to is dito kinocompress yung hangin natin. Makikita niya, meron tayong intercooler. So, bago natin discuss yung intercooler na yan, bakit nga ba tayo nagkakaroon ng two-stage compression system? So, meron kasing mga system na kinakailangan nila ng mas pressurized na hangin. So, mas efficient na hangin upang magamit nila ng maayos sa kanilang system. At the same time, mag-create ito ng mababang losses lang. So, kinakailangan ng two-stage compression upang mas ma-pressurize natin yung hangin na requirement. Okay, so pagdating dito, nakita nyo guys, yung P sub S natin is the pressure suction. So, papasok sa point 1, iko-compress ng ating piston number 1, and then i-discharge niya sa point 2, and then bago pumunta dito sa point 3 ng ating second piston is dadaan siya ng intercooler. So, dito sa point 4 ng ating second piston is dito nagkakaroon ng discharge. So, yung discharge na to is papasok na to doon sa paggagamitan ng ating compressed air. So, yung intercooler, ang ibig sabihin yan is kailangan nating palamigin yung hangin na na-compress dito sa piston number 1. Bakit? Kasi pag sobrang init or excessive yung init na na-generate ng pagkakapressure ng air dito sa ating piston number 1 is masyadong magiging malaki yung effect niya pagdating dito sa ating pinakapagagamitan. So, kinakailangan natin muna ng intercooler upang medyo mabawas-bawasan yung init na meron siya and then before niya i-intake sa point 3. Okay, so yun yung mga tinatawag natin ng mga accessories sa ating two-stage compression system upang nang sa gayon yung compressed air na magamit natin is efficient siya. Okay, so paano nga ba sinosolve yung ganyang problem pag lumabas sa board exam? So, ganito lang siya guys. So, before we proceed doon sa solving guys, meron lang tayo mga dapat tandaan in terms of the intercooler pressure. Makikita nyo, ito yung ating intercooler. So, yung formula niyan, ng pressure niyan is equal sa square root ng product ng ating pressure ng suction and pressure ng discharge. So, dito sa part na to, tsaka to. Okay? So, yung value dito ng pressure na papasok sa ating piston number 1 and yung value nung pressure na lalabas sa ating piston number 2 is imumultiply mo sila at i-square root mo yung product nila. Okay? So, tandaan din natin na ang intercooler pressure na nandito dito is equal sa pressure ng 0.2. So, yung pressure ng 0.2 is yung papasok doon sa ating system ng intercooler. Okay? So, again, ang hinihingi is yung N. Okay? So, let's solve for the N. Meron tayong suction pressure na 100 kilopascals. Meron tayong discharge pressure na 750 kilopascals. Meron tayong temperature at 0.2 na 105 degrees Celsius. Meron tayong temperature at 0.1 na 22 degrees Celsius. So, yung formula na gagamitin natin para dito is yung T sub 2, yung T na malaki. So, absolute temperature yan guys ha. Over T sub 1 is equals to P sub 2 over P sub 1 raised to N minus 1 over N. So, required natin yan guys is yung N natin. Okay, so dyan natin kukunin. Kanina na-note natin na ang pressure ng intercooler is equal sa pressure ng 0.2. So, how do we find the pressure of the intercooler? So, the pressure of the intercooler, again, is equals to the formula. So, square root siya ng ating pressure ng suction na minultiply sa pressure ng discharge. So, the square root of 100 kilopascals multiplied by
750 kilopascals. May ma-obtain tayong intercooler pressure dyan, guys. So, isolve natin. So, samahan nyo akong mag-solve. So, square root ng 100 multiplied by 750. Ang lalabas na sagot dyan, guys, ay 273.86 unit is kilopascals. Okay? So, yan yung ating nakuhang intercooler pressure. So, next natin gagawin is kunin na natin yung hinahanap, which is yung N. Yung N na yan. Okay? So, gawin ko na ito para may space tayo. So, again, tandaan natin itong equivalent na to. So, P sub I is equal sa P sub 2. So, ilapat natin dito sa ating formula. So, yung T sub 2, syempre, galing ka sa arbitrary, magpa-plus ka ng 273 para maging absolute. So, therefore, yung T sub 2 natin, 105 degrees Celsius plus 273 para maging Kelvin niyang itaas. Same as yung baba. So, yung T sub 1 natin is 22. Magpa-plus tayo ng 273. Okay? And then, lagyan natin ng parenthesis yan. Taas at baba. Tapos yung P sub 2 natin, again, yun yung intercooler pressure na nakuha natin na 273.86. So, dito guys, tinanggal ko na muna yung mga unit para madali na tayong mag-solve at di na humaba pa yung space. Okay? So, divided by P sub 1 natin. So, yung P sub 1 natin is yung ating 100 kilopascals. So, ayan. Ganyan ang gagawin dyan, guys. And then, again, yung P sub 1 is yung pressure ng suction. Gaya ng discuss ko kanina, kung naaalala ninyo. Okay? Kasi doon papasok yung hangin natin na hindi pa nakakompress. Papasok sa unang piston natin. So, erase natin sa N minus 1 over N. So, dito, di mo na kailangan mentalin. Kailangan mo na ng tulong ng cycle mo. So, para makuha mo si N. Shift solve mo lang yan. So, again, 105 plus 273 divided by 22 plus 273. So, alpha calculate sa kabilang side. Nalagay ka ng parenthesis. Tapos, fraction 273.86 divided by 100 raised to. So, dito kasi walang N. Lagay natin yung X. Alpha X. Alpha X minus 1 over alpha X. So, shift calculate or shift solve mo yan. So, magpaprocess na ng konti yung calculate mo. And then, later on, makakuha mo na yung pinakasagot na N natin. Yung N natin is 1.326. So, unit less yan, guys. So, yan ang ating sagot para sa ating problem regarding sa ating air compressor, two-stage compression system. So, maraming salamat sa panonood. Hoping may natutunan kayo by applying nyo sa inyong upcoming board exam. This is Engineer John Ligia. Maraming salamat. God bless.